Okay. Capital budgeting. Basahin muna natin. Capital budgeting is the process of identifying, evaluating, planning, and financing capital investments project of an organization. Capital budgeting is an investment concept. Capital budgeting is used to describe actions relating to the planning and financing capital outlays for such purposes as the purchase of new machinery, the modernization of plant facilities, or the introduction of product lines. Okay, last time yung topic natin, relevant cost for decision making. And yung mga natutunan natin sa relevant cost for decision making is dadalhin lang din natin dito sa capital budgeting. Ang relevant costing for decision making purposes kasi, yung mga decision na ginagawa natin doon is short term lang. Short term meaning, hindi siya nagbe-benefit sa maraming periods. Kumbaga, sa isang period lang nagbe-benefit yung mga decision na ginagawa natin nung tayo ay nasa relevant costing. Sa capital budgeting, decision making din to, katulad ng sa relevant costing. Pero, long-term decision making na yung involved sa capital budgeting. Ang capital budgeting kasi involves investing in long-term assets. So, alam naman natin kapag bumibili tayo ng mga long-lived assets or mga long-term assets, nagbe-benefit siya sa maraming periods. Kumbaga, hindi lang isang accounting period yung nagbe-benefit sa decision na gagawin natin. It can be for 5 periods, for 10 periods, or 20 periods. So, long-term decision yung involved sa capital budgeting. And again, ang capital budgeting ay involves investing in long-term assets. And ang capital budgeting is an investment concept. Investment concept. So, alam naman natin, kapag nag-i-invest tayo, nagsasacrifice tayo ng resources, nagsasacrifice tayo ng time, nag-give up tayo ng pera. So, sa capital budgeting, investment concept siya, meaning kailangang may involve na investment. Kailangang maglabas ng pera. And hindi lang basta pera, no? Malaking amount ng pera yung mga involved sa capital budgeting. Kasi nga, ang capital budgeting involves investment in long-term assets. So, malaking mga amounts yung involved dito sa capital budgeting. And since investment concept siya, so, kailangan mong maglabas ng malaking amount ng pera. And alam naman natin, kapag nag-i-invest tayo, nag-e-expect din tayo ng returns in the future. Dahil nga sa nag-invest tayo. Kasi yun yung purpose ng investment natin eh. Nag-invest tayo para mag-earn tayo ng returns in the future. And yung returns na yon, yung returns para dun sa in-invest natin, it can be in a form of additional cash inflow and cost savings. Kumbaga, nag-invest tayo para in the future, magkaroon tayo ng additional cash inflow. Or, nag-invest tayo para mabawasan yung ating mga cash outflow para magkaroon tayo ng cost savings. So, example, meron kang lumang truck.
lumang delivery truck na ginagamit mo for your delivery operations. And yung lumang truck na yon, lagi kang nag-i-incur ng mga repairs and maintenance expense kasi nga luma na siya. Madalas na siyang magkaroon ng defect. Now, to avoid yung mga cost na nai-incur natin dun sa mga repairs na yon, kailangan natin mag-invest na sa bagong truck para maiwasan natin yung mga repairs and maintenance na madalas nating nai-incur dun sa ating lumang truck. Capital investment factors. Number one, net investment. Number two, cost of capital. Number three, net returns. Net investment. Net investment is the cost or cash outflows less cash inflows or savings incidental to the acquisition of the investment projects. This may be computed as follows. So alam naman natin na ang capital budgeting ay investment concept. So kailangan mong mag-give up or kailangan mong maglabas ng malaking amount of pera para sa mga expected returns in the future. So yung net investment na binabanggit dito is ito yung amount ng pera na nilabas natin para dun sa mga expected returns in the future. And meron ditong, ang term niya kasi, net investment. So alam naman natin sa accounting, marami na tayong na-encounter na mga terms na mayroong net. For example, accounts receivable, tapos may comma, net. Ibig sabihin nun, accounts receivable less allowance for uncollectible accounts. Another example, property, plant, and equipment, net. So alam naman natin kapag nakakita tayo ng term na property, plant, and equipment, net. Ibig sabihin nun, cost minus accumulated depreciation. So, ibig sabihin lang nun, kapag may na-encounter tayo na term na net, ibig sabihin, mayroong amount na binawas dun sa cost. So, sa case na to, net investment, kaya nga siya cash outflows less may binawas, cash inflows or savings. Incidental to the acquisition of the investment projects. Net investment may be computed based dito sa template. First, initial cash outlay. So, yung initial na amount na nilabas nating pera. Then, idadagdag natin dito yung additional cash outlay related to the asset. And additional, so malito. Hindi dapat to cash outflow. Additional working capital. Ito na yun. Then total, less cash inflows arising from sale of old asset being replaced, trade in allowance of old asset, and avoidable cost. So that is our net investment. So, ito yung outflows, ito yung cash outflows, ito naman yung inflows, kumbaga. Ito yung outflows, inflows, net investment. So ulit, ito yung outflows, cash outflows, ito yung inflows naman, outflows less inflows net investment. Binawas natin yung inflows dun sa amount na nilabas natin para sa investment project. Cost or cash outflows. So ito naman yung i-elaborate natin yung template na na-encounter natin kanina dun sa computation ng net investment. So, ito yung mga composition ng cash outflows. The initial cash outlay covering all expenditures on the project up to the time when it is ready for use or operations.
So examples, purchase price, freight, insurance, taxes, handling, test runs, installation, etc. So yung number one, yung binabanggit ng number one dito is purchase price plus the direct attributable cost ng long-term asset. So yung sa number one, ito lang din yung mga natutunan nyo during accounting for property, plant and equipment dun sa financial accounting 1. Purchase price ng asset plus direct attributable cost. Number 2, working capital requirement to operate the project at the desired level. So kapag kailangan mag-increase ng working capital, siya ay kasama dun sa cash outflows. Then ito naman yung savings or cash inflows. Number 1, trade in value of old asset in case of replacement. So kapag kasi replacement, kapag replacement ng asset yung involved, meaning meron ka ng existing na lumang long-term asset, then papalitan mo na siya ng bago. Magre-replace ka na ng bago. Pamalit dun sa old asset mo. And trade-in value of old asset. So ano naman ang connect niya dun sa replacement? Ang trade-in, so na-encounter niya na to sa inyong financial accounting 1, yung sa property, plant and equipment. Kapag kasi trade-in, so ano ba yung nangyayari kapag trade-in, no? Kunyari, meron ka luma na truck. Ayan, kunyari, ito yung lumang truck. Old. Now, gusto mo na siyang palitan ng bago. Kasi nga, madalas ka nang gumastos dito, palagi mo na lang itong nire-repair, palagi na lang siyang nasisira, nagkakaroon ng defect, gusto mo na siyang palitan ng bago. Let's say, ito yung bagong truck. Ayan, kunyari, yan yung bagong truck. New. Gusto mo itong bilhin? Now, instead na maglabas ka ng pera para bilhin itong bagong truck, pamalit dun sa iyong lumang truck. Imbes na maglabas ka ng pera, itetrade mo na lang itong lumang truck mo sa bagong truck. Let's say, ang halaga ng bagong truck ay 2 million. 2 million ang presyo nito. Yung halaga ng truck mo ngayong nagpalitan kayo, let's say, since luma na to, let's say, 500,000 na lang. 500,000 na lang yung kanyang, kumbaga parang trade-in value. Ngayon, instead na mag-give up ka ng malaking amount ng pera, gagawin mo, itapalit mo na lang yung lumang truck mo dun sa bago para mabili mo tong bago. So, syempre, kailangan mo na lang dyan magdagdag ng cash para ma-place yung inyong palitan. And yung 500,000 na yan, yan yung trade-in value ng old asset mo. Proceeds from sale of old asset to be disposed due to acquisition of new project. So again, ito ay applicable kapag replacement, no? So may luma kang asset, papalitan mo na lang bago. And yung luma, alam mo naman sa accounting, para maiwasan natin yung sobrang daming loss, hanggat maaari, dapat mapakinabangan. Kaya, pwede mo siyang ibenta. Para at least, kahit paano, maliit na lang yung ikalulugi mo. Kasi since binenta mo siya.
Ngayon, yung proceeds from sale of old asset is part siya ng cash inflows. Less applicable tax in case there is gain on sale. Okay. Okay, no? Siyempre, pag nagbenta ka ng old asset, most of the time, laging may gain. Most of the time, laging may loss. Either gain or loss lang naman yan. Ngayon, kapag may gain on sale, nung nagbenta ka ng old asset, cash proceeds less tax on gain. Bakit siya minus? Tapos yung kabila naman, add tax savings in case there is a loss on sale. So kapag naman loss on sale, cash proceeds plus tax on loss. So bakit siya plus sa tax on loss, bakit siya less sa tax on gain? So kapag gain, cash proceeds less tax on gain. Bakit siya less? Kasi kapag nagkakaroon tayo ng gain on sale, tumataas ang ating net income. And kapag tumataas ang net income, tumataas din yung ating income tax. So, ibig sabihin, kapag nagkaroon ka ng gain on sale, additional sa income, additional income tax, additional cash outflow ng tax. Kaya siya nakales sa cash proceeds. And kapag naman additional cash outflows, kapag tax on gain, kapag naman tax on loss naman, kaya siya naka-plus. Alam naman natin ang impact ng loss sa net income ay binabawasan. So kapag nagkaroon tayo ng loss on sale, lumiliit ang ating net income. At dahil lumiliit ang nating net income, lumiliit din or nababawasan din ang ating income tax. And kapag lumiliit ang ating income tax, na-avoid natin yung additional, naiiwasan natin yung additional cash outflows. So nagkakaroon tayo ng tax savings, kumbaga. Kaya siya nakapadagdag dito. And number 3, avoidable cost of immediate repair. So kasama rin siya sa inflows yung mga avoidable cost of immediate repairs of old asset to be replaced net of